i-compare natin siya side by side, mas malaki ang chambered muffler compare sa free flow muffler. Magkaiba din naman ang shape ng cylinders nila. Yung isa pa circle, yung isa naman is paubo. Appearance wise, dun mo malalaman kung ano pinagkaiba ng free flow muffler at chambered muffler. Base dun sa body nila at dun sa shape ng cylinders nila. Ngayon, tapos na tayo sa comparison when it comes to appearance. Ano naman pinagkaiba ng free flow muffler at chambered muffler when it comes to sound? When it comes to sounds, ang chambered muffler, kilala ito sa pagiging mabase at pagiging super lalim ng tunog. Kapag may pumunta dito sa shop namin at sinabi nila ang gusto nilang sound is low key, di ka finiflex kasi low key lang daw dapat. Alam ko na agad kung ano ang pipilian nilang muffler kapag nag-sound check kami. Next naman is yung free flow muffler. Ang free flow muffler, deep din naman yung sound niya, pero mas aggressive siya compared sa chambered. Kapag yung sound na gusto mo is parang yung nanggigigil, free flow muffler is maganda para sa'yo. So pagdating naman sa performance, actually, kung muffler lang naman papalitan natin, wala naman pinagkaiba yan sa performance nung sasakyan. Pero when it comes sa performance ng muffler, kung gaano kataas na RPM ang kailangan para magkaroon ng sound, meron ding malaking difference between chambered muffler versus free flow muffler. Sa chambered muffler, it requires a higher RPM para magkaroon siya ng sound. Kaya kahit pag mabilis ka sa chambered muffler, ang tunog lang nito is consistent. Low-key siya na mabase. If nakatira ka sa mga subdivision and ayaw mo na super rinig na rinig yung sound ng muffler mo sa loob ng subdivision, pero gusto mo kapag hinataw siya, kinikilig ka kasi naalala mo siya, kasi naririnig mo yung exhaust system mo, then chambered muffler is good for you. Ngayon, when it comes to free flow muffler, kahit nakatira ka sa loob ng subdivision, pwede pa rin naman ang free flow muffler para sa'yo. Pero ang free flow muffler nga lang kasi, para magkaroon siya ng sound, it only requires mga 2,000 RPM. Kaya mas noticeable yung sound ni free flow muffler kasi dahil dun sa shape ng mas onti yung sound na na-absorb niya compared kay chambered muffler. Okay, maglalagay ako ng disclaimer dito kasi baka may angry bird na mag-comment. Ano naman yung sinasabi mo? Kung dito kasi sa Pilipinas, chambered muffler ang tawag sa mga oval shape na muffler. Regardless kung anong ginagamit nila para magpa-absorb ng sound, whether it's fiber or chambers, alam niyo yung mga division sa loob ng muffler na nakikita. Sa ibang bansa, chambered muffler is yung mga muffler na may chambers, yung may mga division sa loob. Yung division kasi yung ginagamit nila to cancel out the noise na lumalabas mula dun sa engine. Habang dito sa Pilipinas, ang gamit natin para magpa-absorb ng sound sa exhaust system is yung fibers at perforated pipes ng chambered muffler. Pero sa totoo lang, yung mga nasa likod ko dito, yan yung mga mufflers na ginagawa namin para sa mga truck. Meron sila parehas na divisions at fiber sa loob. Ang tawag namin dyan is silencers. Kasi kapag nasira yung stock muffler mo, tapos gusto mo tahimik lang yung sasakyan mo, yan yung pwede mo sa kanilang ipalit. Kasi tahimik na tahimik yung sasakyan. And alam ko naman na bukod sa muffler, marami pang mga things to consider para magkaroon ng sound yung sasakyan natin. Katulad ng gas or diesel ba yung car mo? Ano yung engine size? Ano yung exhaust composition? Alam mo yun, yung mga ganung bagay. Even nga inlet and outlet ng muffler mo, may difference siya sa sound. Pero as of today, yun lang muna yung pag-uusapan natin, yung difference ng free flow muffler at chambered muffler. At kung gusto niyo akong legal ba magpakabit ng muffler dito sa Pilipinas, comment down below and gagawa tayo na video about the LTO regulation when it comes to mufflers.